God's day to all po, kapamilya. Welcome na naman po sa ating daily devotion. And today, ang title po natin is Prepared Stones. Ayan. Prepared Stones. Bakit Prepared Stones? Nakotunik na connect po tayo dito. Kung nanonood po kayo ng ating daily devotion, 8 o'clock habit. Eh kasi po diba, naalala nyo, sabi ni Pastor, na pag-aralan po natin na hindi si King David ang inatasan na gumawa ng temple ni God, kundi si King Solomon. At ang Bible reading po natin is taken from 1 Kings chapter 5 verse 13 to chapter 6 verse 7. Kwento lang naman po dito kung ilang mga workers at kung gaano kagaganda yung mga stones na ginamit doon. Paano nila prepare yung mga stones bago nila ilagay doon na maging part ng temple of God. Alam nyo po, nakakamangha. At kung bakit prepared stones ang ating title ngayon, ay ikinonek po ni Sir Leon Yoder, ang ating writer for today, yung prepared stones na parang tayo. Kaya po, babasahin ko na po sa inyo. In today's Bible reading text, we have part of the account of Solomon's building the temple. Okay, magpo-post po muna ako dyan. Ginagawa na nga po ni King Solomon. Alam niyo po ba na makikita natin doon na 70,000 carrier pa lang po yung mga taga-buhat. 80,000 stone cutter po dahil ang gawa po yung temple ni Lord sa iba't ibang klaseng precious stone. Pagkatapos alam niyo po ang foreman niya ay nasa 3,300 na tao. At yung mga taga-kuha po ng mga materyales na pumupunta ba daw sila sa Lebanon ay 30,000 na workers. And take note, makikita po natin na by shift pa po sila. 1 month na nag-gather, 2 months rest, tapos may shift na naman. Wow, tingnan niyo po si King Solomon, talagang kumbaga very in order talaga siya with all the wisdom na galing sa Panginoon. So ayan, diretso ko na po. First, sabi niya, yan na nga po, he had to gather building materials. These building materials had to be prepared before they could be used. Pre-prepare po muna, hindi katulad ng pagdating, tapos salpak agad. Doon po pre-prepare pa nila. Let us focus on the stones. Ayan, ano daw po yung mga stones na ginamit doon? Sa verse 17 po, sinabi doon that the stones were great and costly. Mamahalin. Sa verse 18, sinabi naman po doon na they were prepared stones. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung babasahin po natin sa 1 Kings chapter 6 verse 7, nasusulat po doon, sabi niya, alam niyo po ba bakit prepare muna nila yon? Dahil pag pinunta na daw po nila yun doon, yung mga stone na yon, prepared, pre-cut, alam niyo daw po, pagdating sa temple ni God, ayan, wala pong gagamiting hammer, walang gagamiting axe, walang gagamiting tool of iron, at walang naririnig sa templo ng Panginoon. Ang tahimik, solemn na solemn. Pero hirap po nun ha, kaya nga po very special talaga yung pagpapagawa ni King Solomon doon sa temple ni God. At it will take time, it will take talagang great wisdom para sakto. Alam niyo po yun? Ayan. Sabi po dito ni Sir Leon, I think we can take a lesson from this account. Ano daw po matututunan natin dito? As we yield ourselves to God, He is faithful to do His part in preparing us for heaven. Parang pinapakita po dito na parang tayo, di ba nga, we are the living stone. Part tayo ng temple ni God. At prepare din po tayo ni Lord.
Kaya nga po, pag may preparation, syempre, from the block ng malaki, tinatagpas-tagpas ka ng ganyan para sakto yung cut mo, masakit po yun. Aminin na natin. Kaya nga po, sabi niya sa Romans 5 chapter 3, na sinabi rin po dito sa verse na to, kailangan kahit sa suffering daw po, kahit sa suffering, ito sabi niya, but we also rejoice in our suffering. Dahil po sa preparation ni Lord, talaga pong meron tayong refining moments at masakit yun. At bakit daw po tayo mag-rejoice sa ating suffering? Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. Hindi po niyo po napapansin? Ewan ko po ha, pero habang nagkakaroon tayo ng mga test of life, nakikita po natin, di ba, na binabago tayo ng Panginoon. Pagkatapos, mas lalo nating nakikilala ang Panginoon at hindi mas lalong tumitibay yung pag-asa natin na totoong may Diyos, totoong si Lord yun. Wala nang iba, si Lord yun. Di ba, mga kapamilya? So, yan, sabi po, balik po tayo dito. As Solomon's men shaped and prepared the stone, here and there a big chunk might have to be broken off. But for the most part, the stones were prepared one chip at a time. Syempre po, ang mahal-mahal nun, kaya siguro pa dahan-dahan talaga, one chip at a time lang ginagawa nila, no? Sabi po ni Sir Leon, my own experiences has been that I am more apt to respond improperly to the small things God sends my way than to the major challenges. Totoo po ba yun? Alam niyo yung reaction po natin sa mga maliliit na test, di ba? Na para kung minsan may tendency tayong pumalya doon sa maliliit na bagay na yon. Pag big challenge po kasi talagang mananalangin ka muna. Pero yung mga konti-konti na test na ganyan, minsan sumisimple lang po tayo dyan eh. Sabi, pero po ni Sir Leon, if we do fail, let us not become discouraged. Remember, like costly stone, we are bought with a price. Parati pong babalik pa rin tayo na binayaran na po tayo ng Panginoon. You are precious. We are precious stones ni God. God is faithful to do His work in our lives to prepare us for the time when no sound of hammer or tool will be heard. Prepare na po tayo ng Panginoon. That is the time when we will be with Him in glory, where there will be no trials and testings, and nothing that defiles or work abomination or make a lie. Yan, alam niyo po yung parang talagang nirefine na tayong Panginoon. Ayan, nandyan na tayo. Only those will be there who have their names written in the Lamb's Book of Life. Sinulat po yun sa Revelation 21. Sa totoo lang po, di ba, talaga, sinusulat na po ng Panginoon. We are living in the end time, sabi nga po, na marami na po pastor ang nagsasabi niyan, kahit sa CCF, sa CCF, at ramdam na rin po natin na nangyayari na po lahat na sinasabi ni Lord. Pero, alam niyo po ba na, pa-chip lang po kayo at pa-refine lang po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa at parati lang po tayong kumapit sa Kanya. Tandaan po natin na binili niya na po tayo with His precious blood for our salvation and our eternal life. Pero alam niyo po yun, mga kapamilya, as precious stones, be a precious stone. Huwag niyo pong hayaan na kumbaga mabaliwala yung bayad ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Be a prepared precious stone for the Lord. Kaya po, never stop doing good, never stop sharing the word of God. At kahit po anong suffering ang haharapin, ay huwag po tayong bibitaw sa Panginoon, hawak lang po tayo sa Kanya. Pag may semplang,
kapit uli sa kanya, balik sa kanya, mga kapamilya. Kasi nga po, sabi po, sinusulat na po ng Panginoon ang mga pangalan sa Book of Life. And I'm praying, Lord, nagpipray po talaga ako na nawa, isulat po ang ating mga pangalan ng Panginoon as a prepared stone na tatanggapin niya doon sa langit. Hayan, mga kapamilya. So today, ang sinasabi po sa atin, aba, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. You are part of His temple. You are part of His children. The co-heirs of Christ. Kaya po, alam niyo po yun, talaga pong dapat hanggang sa huli, ang kapit po natin ay sa Panginoon at wala nang iba pa. At kung tayo man po ay prepare na stone ng Panginoon, huwag po kayo magtatampo. Ibig sabihin, pinili niya kayo at isasama niya tayo doon sa kanya. Kaya po, kahit anong hirap ka, pamilya, kapit lang po. Ayan, so ayan po ang ating devotion for today. Sana po na boost po kayo na precious ka. Precious tayong lahat sa Panginoon. Ayan, o pray na po tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa paalala ninyo that we are part of your family, that we are precious, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na parati po naming makita yung mga kamay ninyo sa bawat sitwasyon na meron kami sa buhay na ito. At maniwala po at manampalataya po kami sa inyo, Lord, na truly, God, you have great plans for us, and that is to be with you in eternal life. Lord, pinipray po namin that your mighty hands will write our names, Lord, in the book of life. Tulungan niyo po kami, Lord. Help us to do our best each day for your glory alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!